Ang alay ko sa'yo, anak, ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso at damdamin, upang ang buhay mo sa mundo ay pagpalain. Isipin mo sa tuwi na aking anak ang kanyang mga kautusan. Unahin mo sa lahat ng bagay ang kanyang kaharian, at ang iyong mga pangangailangan ay kanyang tutugunan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mo hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Dapat matakot, aking mahal, kung ang paligid natin ay may kaguluhan. At kung may balita man ng lindol at digmaan, ito'y sa Biblia nakasaad at ito'y matutupad. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Pakinggan mo ang awit ko, aking anak, pagkat ito'y nagsasaad ng buhay. Kung iyon susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ituloy natin ang ating pag-aaral sa Real Love. Last week, yung pinag-aralan natin ay Real Love is not puffed up. The Greek word Paul uses here means to puff oneself out like a bellows. Ang ibig sabihin ni Paul dun sa sinabi niyang real love is not puffed up, sabi nga natin, pag sinabing puff, di ba yun yung mga puro hangin ng loob, walang laman, ano? Yung bang panlabas, akala mo naman eh, hitik na hitik. Sabi nga, so, parang ampaw. Parang ampaw, parang mga cheese puff, you know? Di ba, ang laki ng tingnan, pero actually, ampaw siya. Parang kandisal, di ba? Sa atin, of course, no? Ang example daw ng mga puff up ng mga tao ay yung mga hindi nila iniintindi yung nararamdaman ng iba. Puffed up people, full of themselves, with an exaggerated sense of their own importance. Assume that their happiness, opinions, and feelings are the only ones that count. Puffed up people finds it easy to dismiss the needs and feelings of others. Hindi lamang yun, napag-aralan natin last time, sabi ni Paul, real love does not behave
rudely. Ang pinaka-example ni Paul kung bakit niya sinabi ito, yung patungkol sa pagiging rude, di ba? Sila yung mga kumikilos sa kapamaraan ng hindi nararapat. At ang itong word na rudely, nang gamitin siya ni Paul, lagi may kinalaman dun sa mga kapatirang wala namang relasyon, pero kung umakto ka lamang naman silang mag-on or what, no? Yung mga naturingang may makinikanyang asawa, may kanikanyang may mga boyfriend or girlfriend, sa loob ng simbahan, kalaman naman silang dalawa. Para kay Paul, rude yung gano'n, napaka-rude. Oh, okay? While emphasizing the highest priority of devotion to God, the apostle went on to say that if a man and a woman found themselves faced with sexual temptation, sabi nga niya, especially kung di pa naman mag-asawa, they should marry rather than behave improperly. Kaya nga, di ba, dumating yung time, sabi ni Paul, kung ako lang sa inyo, si Paul kasi single blessed. At yun ang something na hindi natin mararanasan or maunawaan, may papaliwanag, unless single blessed ka rin. Okay? Iba yung homosexual kasi, kaya walang desire sa opposite sex. Iba yung single blessed. Wala siyang desire both. Kundi talagang sa tulong ng Lord, sa hipag-hipon ng Lord, wala siyang desire to get married. Okay, iba yung, ako, hindi ko may papaliwanag yung mga kapatid. Kasi I am not single blessed. But meron ako nakikita around na single blessed. Okay, so hindi naman komo ng asawa, homosexual na kaagad. Of course, that's judging. Anyway, kitang-kita naman kung homosexual eh. Diba, una, ayaw kay sister, gusto kay brother. Sa pagkilo, sa pananalita, sa mga type na type niya, nagawin or, you know, bilhin. Diba? So para kay Paul, rude. No? Tayo kasi hindi, tingin natin normal lang eh. Pero kay Paul, pag nakita niya, tundala mo ito, may asawa to sa Pilipinas, pareho. Kung magkilos, napaka-rude. Ganon si Paul. Yun ang tawag nila sa mga ganon. Rude yun. Diba? Kumikilos na hindi nararapat sa loob ng simbahan. Hindi lamang yun, pangkulisap ng aralan natin last time, real love does not seek its own. Diyan pumapasok yung self-sacrifice. Ang lagi natin tinitignan daw dapat, yung kapakanan ng nakararami o nung iba sa binangan natin. Di ba si Paul din na nagturo nung principle of expediency? Ang example niya din sa pagkain. Even though pwede ako kumain ito, ikaso siya ang hindi, at mas bata siya in faith, akong mas mataas na sa faith, sa pananampalataya, magbibigay na lang ako. No? Kung mo alam kung merong mga kapatid hindi pala kumakain ng ganito, para sa kanila, even though pwede ako kumain, hindi na ako kumain. Yun yung principle of expediency. Kung ano yung nararapat mong gawin sa mga pagkakataong yun ang gawin mo. Siyempre, as long as hindi nasasagasaan yung word of God, yung katotohanan. Anyway, sabi nga ni Paul, hindi naman dapat issue yung pagkain eh. Kasi ano ba kaharian ng Diyos? Ang kaharian ba daw ng Diyos patungkol sa pagkain? No, it's not. Diba? Sa inumin ba siya sa pagkain? No, it's not, of course. Hindi siyempre. At nililinaw natin, of course, wala namang pinagbawal sa Biblia, hindi sinabi yung magka-uminom. Okay, si Paul nga, sinabihan niya si Timothy, uminom ko ng konti. Para matunaw yung pagtunaw. Kasi nga, nawala ng pantunaw si Timothy. Gawa ng malaking responsibility ng iyo sa kanya ni Paul, nahirapang tunawan yung kapatid. So sabi, uminom pa ng konti, konting alak. And yet, yung sinabi ni Paul na yun, specific yun doon sa tao, hindi sa ating lahat. Hindi sinabi, uminom kayong lahat ng konting alak para to help na tumunaw sa insecure. Hindi naman eh, kay Timothy. Pero again, hindi natin sinasabing bawal. Yung nga lang, again, principle of expediency, ano ba yung mas nararapat? Ano sinabi ni Paul again? Everything is lawful for me to do. But not all things are beneficial. Okay, fine. Isang shot. Hindi ka naman siguro malalasing doon. Kasi ang tanong, mag-glorify ba ang Lord sa isang shot mo? Tsaka ano yung motibo ng puso? Ano yung motibo ng puso mo? Okay, ano yung mangyayari sa kapatid pag nakita ka? Di pa shot-shot ka dyan. Okay, pagbukas ng nerdya, bakit may travel po ako dito? Kapatid, buong silipis ko yung Eric, isang shot lang naman niya, isang gabi. Hindi naglalasing yun. Kasi matutisod yung kapatid, right? Mas mahalaga yung spiritual na kalagay ng kapatid kaysa doon sa mga bagay na yan. Limited edition pa. Limited edition pa. Naglalakad talaga siya sa kusina. Kaya pero ngayon sa meron specialista sa puso. Nag-ano sila na, meron silang na anuhan sa brandy. Isang shot na brandy. Nakakaano daw sa, nakatulong sa ng dugo. Kasi nakakalabnaw ng dugo yung nakakaano ng bala. Oo nga. Pero ano lang, yung kalimusang lang siya. Parang gamot. Parang maintenance lang. Okay. Hindi lahat ng tao kailangan ng brandy para lumagnaw ang dugo. Diba? Pinakulong, hindi ako ng banaba, pwede na eh. Pito-pito or what?
green tea. Marami kasi pwedeng ipalit eh. Ngayon, again, depende sa motibo ng puso. Hindi, sabi nga ng doktor, pwede. Ayun, again, ano yung motibo? Motibo ng puso mo, saka para sa iba yung sinabi ng doktor, katulad ni Paul, para kay Timothy yun, hindi para sa atin lahat. At syempre, iniintindi natin yung spiritual na kalagayan ng mga kapatid. No, hindi lamang yun. Halimbawa, ako, lasenggo ako. Ngayon, maraming salamat sa Panginoon, nakawala ako sa pagiging lasenggo. Pagpunta ko ng church, si pastor, nagsasya. Malaking possibility na ako bumalik, mahirapan akong umalis sa dati kong kalagayan bilang lasenggo. Especially kung sa church na ito pala, nagiinuman din yung mga tao, umiinom sila. Right? So, marami tayong i-consider. Yes, it is lawful for us to do. Katulad sinabi ng doktor na yan. It is lawful for us to do, but ang tanong, is it really beneficial? Kung iwaway mo siya, kasi yun yung ano eh, real love does not seek its own. Pwede naman ako uminom eh, alam to ng Lord. No? Yung nga lang, doon sa balance kasi, maraming kapatiran kapag ginawa ko ito, medyo maapektuhan yung pananampalataya nila. Or yung iba, ngayon pa nga lang nakakabitaw sa alak, kapag nakitang medyo umiinom ako, ayun, baka maging reason pa yung para for them, huwag na makaalis dun sa pagiging lasenggo, mag-stick pa sila lalo. Ayun, no? Ganun na lang pinag-usapan dun. Kailangan i-way natin maigi. Naniin eh, sa mother ko talaga na, hindi mo naiin yung mother ko eh. Kaya lang talaga na ano lang siya talaga sa... Ano rin yan eh, yung isang kapatiran, nurse kasi yun eh. Nung minsan mag-medical mission sila sa isang lugar sa Pilipinas na puro primitive ang mga tao, mga mahirap or primitive. Siyempre, masyadong mahal ang cough syrup eh. Ang sabi niya, ang ginagawa nila, kasi alam nila yung medical to eh, yung nga brandy, tapos honey. Pinaghahalo nila yon. Yun na yung mismo cough syrup na yun. No? Cough syrup na yan. But at the same time, I mean, kaya ko mong bumili ng cough syrup. Okay, bakit ko pa kailangan bumili ng brandy para nang mawalan ako ng ubo? Or ba? Ano, marami kasi pwede niyong gawin. Mas mahal pa nga yata yung brandy. Oo. Oh, may nga sila nung kapigil. Oo. Kasi ang alcohol naman talaga, anti-ano yun eh. Di ba? Bacteria. Di ba? Mga fungi yata. Kaya dali na siguro ko yun kung dati kang alcoholic. Oo, oh, mahirap pa. Iwasan mo. Tapos pagdating mo sa church, wait mo, may mga kanya-kanyang bote ng alak yung mga pastor, yung mga sister. Oo, oh, panalo pa yun yung church na to. Di ba? Panalo. So again, ang nililinaw natin, stand natin, kasi minsan inisip ko, baka naman sa sobrang pagdiliin ko doon, baka akala ng mga kapatiran, ang stand ng simbang to, bawal as in uminom. No? I mean, hindi naman sinabi sa Biblia yung bawal. Yung nga lang, again, wait. No? Wait. Nasa DCL nga yan eh. Pag meron doon tayong gagawin o ginagawa, ang unang may tanong sa sarili mo, napapapurihin ba ang pangalan ng Panginoon sa gagawin mo? Okay, fine. Wala nakakakita sa'yo. No? Meron ka dyan. Iinom ka ng isang shot. Ang unang may tanong, sa pag-inom ko ba ng isang shot na ito, will Jesus Christ be glorified? Yung kasi number one eh, mag-glorify ka ba, Lord, sa isang shot na gagawin ko? Pangalawa, you know, may edify ba ang mga kapatiran sa gagawin ko ito? Di ba? Yun yung edification ng iba eh. No? Kasi kung ako rin lang talaga, tayo rin lang, magiging selfish tayo or wala tayong intindihin iba, why not do it? Kaso na hindi na tayo ganun eh. We are now bound to each other. Bound na tayo, no? Oo. Oh. Jesus Christ nga, di ba, naman katawang tao siya, marami siyang kayang gawin, hindi niya na ginawa. For the sake of us. No? Katulad naman, hindi ko makita eh. Nahanap ko yung about sa free will, di ba? Bigay naman ng Panginoon sa atin yun, gift niya. Pero sinabi naman ng ating Panginoon dun sa mga susunod na verse na huwag mo naman gawitin yung freedom sa paggawa ng mga bagay na hindi tama. Diba? Hindi mabuti. No? Kasi maaaring may mga bagay na mabuti for us. Kaso na kung hindi magiging mabuti para sa mga kapatiran, huwag na natin gawin. No? So dumating na tayo dun. Magiging katitiso ang patulong ng kapatid. No. So dumating na tayo dun sa nung pumasok tayo sa pakipagrelasyon kay Jesus Christ, dumating na tayo sa punto, hindi na lahat ng gusto mong gawin na pwede mo namang gawin, gagawin mo naman. Kasi meron na tayong sinasaalang-alang ngayon. Parang sa mga bata, di ba ganun din? Halimbawa, ayaw natin si Cyrus lumaking lasenggo or ayaw natin siya ma-introduce sa alak actually. Ngayon, kung umiinom tayo, meron tayong alak sa bahay at ayaw natin siyang ma-expose sa alak, di ba aalisin mo yung lahat for the sake ni Cyrus or what? Si Galileo, ganun din dapat. Di ba? Kasi ganun tayo sa mga anak natin eh. Di ba? Pero, you know, nakakalungkot minsan, ang galing magbawal ng magulang sa bata na wag gawin yun. Pero siya naman, lahat ginagawa niya yung mga pinagbabawal niya sa bata. Na-expose na yung bata.
Ang laki mo, kamanin ka rin yung action. Smayon. Dati kasi na, ano, may sinabi sa akin si tatay, pero nung pag-uwi namin na nag-Bible study kami, ipinaalala ko sa kanya at itinama ko na mali pala ako yun. Kasi sabi niya sa akin, one time kasi nagsusugal ako dati, naging katwira ko kayo, bakit si tatay? Kaya lang sabi sa akin ni tatay, huwag mong gawin ang ginagawa ko, gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo. Nung nag-Bible study kami sa amin, ipanaliwanag ko sa kanya na mali pala yun. Kapag ikaw nagbabawal, dapat nakikita sa'yo yung hindi ko ginagawa. Maging mabuting halimbawa. Oo nga naman. Ano rin? Sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama. Parang ganun yun, di ba? Nagiging muta. Di ba? Yun ang hirap, especially pag naging norm na siya, norm. Halimbawa, bumalik tayo ngayon, di ba? Uso ng LGBT ngayon. At si Obama, tumagaling na presidente ng US, gusto niya mabigyan na rin ng eksaktong karapatan itong mga taong ito, kung ano yung karapatang or mga benefit na kukuha ng mga totoong mag-asawang mabait lalaki. Yun naman ay sinusulong tumagaling ng presidente ito. Ngayon, paano kunyari, nag-ampon sila? Kasi hindi naman magkakanak yung mga yan eh. Ano gagawin na? Nag-aampon, di ba? Mag-aampon, di ba? May yung mga bata yung lalaki sa ganung klase ng set-up. Anong value ang makukuha? Anong klaseng tao sila pag laki nila? For them, pag laki nila, normal lang itong lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kapag dumami sila, tayo na hindi naniniwala doon, tayo ang freaks. Tayo ngayon ang mga, ano, mga rebelde. No? Tayo ang anti-society or what? Iyon kasi hindi nakikita ng iba eh. Tayo kasi Kristiyano, maging ng Diyos, yun ang tinitingnan. No? Yung mga bagong generation na yan, yung mga edad ni Cyrus, yan kasi ang mga susunod na generation eh. Ang tanong ngayon, anong klase ang kalalakihan nila na paglaki nila yun ang norms, yun ang normal? Isipin mo ako, anong klaseng adjustment yung gagawin sa school mismo? Kung ano yung description ng pamilya, ng family. Ano ba talaga ang, ano, ma'am, ano ba talaga ang family? Composed ba talaga ng mama at papa or... Mama, unti-unti na yan. Yung, kasi ang gusto ng pasukan nila, education eh. Yung mga textbooks na yan, imbis na sinanay si tatay, si tatay na yan later on. At meron sinanay si tatay, nanay. At magiging normal sa kanila yun. Na imagine that. No? But it's happening now. That's what buhay me, kung mapapansin ninyo, big deal sa akin yung mga issue na yan. I know, sa ibang pastor, sa ibang church, hindi big deal yun. But nagkakamali sila. No? Nagkakamali sila. Big deal yan. No? Kapahabagan sa mga bata. Okay, sinasabi na sa Roman, pag-suppress ng matutuhan. Yeah. At pag-suporta sa mga bagay na yun. Hindi man na ginagawa. Pero suportado nila, they are doing the same sin. No? At mas matindi pa nga dahil sila ang taga-suporta. So, yun yung last week. Ngayon kasi tatlo rin lang man yung point na pag-uusapan natin. Idiretso na natin yung pag-aralan natin about love at nandito na tayo sa real love is not provoked. Ano ba sa Tagalog yung provoke? Ano sa Tagalog yun? Parang nga akong sasubukan. Di ba? Dadang patinti sa kampungan or what? No? Sa Tagalog, nahahamon. Okay. Ano yung sa Tagalog yung pag-aralan natin? Diba? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 onwards. No? Yung parte na yan, yung real love is not provoked. Ano siya sa Tagalog? Sabi mo kasi easily angered ang ginagawa. Hindi easily angered? Yun ba yan? Hindi, sa Tagalog, hindi madaling magalit. Yun ba yan? Tagalog. Nawawala na unti-unti yung Tagalog, ano? Nagiging Taglish na siya. What is your national language? Taglish. Okay, you know, napanting ang tinga. Hindi na yayamot. Okay. Napanting ang tinga. Panting ang tinga. Provoke. Okay? Parang umingit ang tinga. Uy, namumuna yung tinga. Napanting. Kasi nagkakamon kayo. Sige nga, titikin mo nga ang tinga. Para nahahamon ka. Hindi nayayamot. So, yun, tama, hindi siya nayayamot, ano? Okay. So, ano yung sabihin ni Paul dito? The next word Paul used in his definition of real love describes a heart not easily driven to irritation.
Hindi agad na yayamot. So, yan na natin. In other words, real love does not have a short fuse. Hindi maiksi ang pasensya. It is not touchy or irritable. This is the flip side of the first characteristic of love. A negative way of saying that love suffers for a long time. Parang sila magka-partner. Kapag love suffers long, ang nasa kabilang side nun, hindi siya madaling mayamot. Kasi nga, he suffers long eh. Mahaba ang PC niya. So yun pala yun. Hindi siya buisitin ba tawag dun? No? Hindi masungit or what? Hindi agad nagsusungit. Di ba? So, hindi siya mayamutin. Hindi madaling mayamut, sabi na nga natin. Okay, yun ang tinatawag na real love. How easily we forget this vital quality of real love? After years of mutual disappointment, husbands and wives become easily provoked or madaling mayamot sa isa't isa. Parang nakakalungkot, ano? Supposedly, kayo nga yung matagal na magkasama, no? Pero, ang tendency kasi, kung sila na yung lagi magkasama, diba, matagal na panahon na rin, sila rin naman yung lagi magkaaway. Naumay daw. Ano? Naumay, ganun. For better or for worse, for richer or poorer, till death do us part. Tapos madaling maumay. Parang pagkain na kinalabasan tuloy eh. No? Hindi naman ulam ang asawa, hindi naman siya pagkain. Diba? Para maumay ka or what? No? Habang tumatagal, ganun. Oo nga, parang siling araw eh. Diba parang siling araw ang mag-asawa eh. Habang tumatagal, ang sili, lalo umaanghang. Ang mag-asawa na dapat ganun din. Habang tumatanda, lalong kahit na bumukang prunes na talaga, pasweet naman ang pasweet. Hindi na wawala diba? Yun. Oo, diba? Diba? Totoo ba siya? Na kung bakit naman kung sino yung mga mag-aasawa, sila yung madaling magkayamutan? Diba sabi nga na... lalo na sa mga unbelievers. Unbelievers? Oo, yung... Kasi, siyempre, walang Kristo sa... Okay, mare. Oh, lalo na sa kanila. Oo, oh, nakakalungkot. Kristiyano na tuloy nga. Oh, yan. So, hindi exempted. Oh, of course, lalo na ang mga believers. Pero nangyayari din siya sa mga believers. Yung bang minsan, yung sarcasm naman, di ba, napag-aralan natin last time. Minsan, idinadaan sa biro, pero actually, sarcasm na yun eh. No? Yung bang kunyari, pupurihin. Alam naman, siyempre, ng isa, na yung papuring ginagawa, actually, hindi naman papuri yung paninirang puri, kung tutuusin, ginagawa. At minsan nga, ang masagwa pa, ginagawa sa harapan ng ibang tao. Di ba? Nakakalungkot yung ganun, kasi magkabiyak kayo, ang sinabi sa Biblia, isa na kayo eh, kapag binabastos mo siya, kapag pinapahiya mo yung asawa mo, pinapahiya mo rin ang sarili mo. Kasi you're one. Iisa na nga ang pangalan ninyo eh. Di ba? Iisa na nga ang ipilidin yung dalawa, pinag-isa na kayo eh. So, lumalabas, kapag tayo pala, madaling mayamot sa ating mga sa buhay, kailangan i-assess natin yung love sa isa't isa. Baka naman hindi na real love yun. No? Nasaan ang sweetness, sabi nga nila? Nasaan na? Okay? So, hindi lamang yun. Exasperated parents naman, shout unkind words at their children. Okay, mga bata, yun. May nakita kami niyan eh, misa kumakain kami dyan, dito mismo sa tapat namin, siguro yung bata, siya yata pinagdala ng bag, parang naiwan yata sa lobby, nandun sila sa kotse, malaman ng nanay na wala yung bag. Naririnig habang kumakain kami, kumura-murahin yung anak niya. No? Kumura-murahin yung anak, tirisin na lang niya eh, kumbaga kulang na lang, ganun. Para bang hindi kadugo, no? Para hindi kadugo. Kaya, kumakain pa naman kami noon, no? May mga taong ganun talaga eh. Isin mo yung sarili mong anak kung pagsasabihan mo ng ganun. Actually, may experience na akong ganun ko yan eh. Nung elementary kami, yung kaibigan ko, sinabihan siya mismo ng nanay kasi nahihingi siya ng baon eh. Sinabihan siya ng nanay, huwag ka na nga mag-aral, bobo ka naman eh. Ganun siya. Kaya ako mismo ay, kahit hindi ako yung sinabihan, hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yung tagpong yun. Imagine na. Eh kung naging doktor yung bata pag natin na sakit yung nanay. Nanay mo lang mismo nagsabi ng gano'n. Pero kung ikaw, parang mawawalan ka na ano, di ba? Gana. Sa kagay, lagi ko nang sabi, yung mga batang yan, hindi man nanatiling ganyan yan, lalaki yan. Habang siya lumalakas, ikaw naman, humihina ka. Ngayon, sinasabihin mo siya ng bobo, eh paglaki niya, may sakit ka ngayon. Anak, bakit aspilit ang pinapain mo sa akin? Hindi ba bobo ako ay kanin niyo? Imbis na lipitor, aspirit ang pinapainom kapag may sakit.
Ay, kanin niyo, bobo ako eh. Imagine kung gano'n ang mga bata. No? No? Yung pong matamis nito, pink pa or what? Ako eh, ako kasi yung dinitignan ko eh. Kasi lumalit ako gano'n din eh. Siguro, maaaring tayo, nakaranas ng ganyang medyo kalupitan sa mga mahal natin sa buhay. Yun ang naisip ko nun eh, lalaki ako eh. Hindi ba lang nare-realize? I will grow up, sila natatanggahihina sila. At one way or the other, kami ang kailangan na para mag-alaga sa kanila. And yet, you're doing this now. No, parang kapos nga eh, napaka-short-sighted ba? No, yung naginagawa yung mga bagay. Unless yung mga bata naman talaga, hindi lalaking suwail. Mahal pa rin sila, di ba? Sa tulong ng Lord na maganda. Okay? So, yung kahit yung mga word yun, yung bobo, wow. No, yung parang magiging ano yung bata tuloy eh, ano ba tawag doon, mawawala ng self-confidence. Magiging introvert tuloy siya. Galing mismo sa nanay mo. Oo. Kapag meron tuloy siyang gusto sabihin, ayaw niya sabihin kasi baka out of sabihin na naman. Oo nga eh. Saka baka out of kababuhan kasi sabihin ko mapayalam ako lalo. O ano kaya mapayalan man yung nanay ko or what. Diba? Masama yung ganun. Napakalaking punto rin talaga yun. Ikaw na magulang. Kasi na parang ganun din, anak mo kasi yan eh. Kanina mo bumabal eh. Oo nga. Diba? Oo naman. Kung ano mang achievements niya, achievements mo na rin. Oo. Oh, di ba? Masabihan niya yung mga bata pag sinabi, sino sabing maganda ka? Nanay ko. Eh kung nanay niya sabi, ang pangit mo. Oo. Oo naman. Sino po mo kapag ito? Ang sagot ang bata. Sa inyo nang galing. Ang sagot ang bata. Likewise. The feeling is mutual. Ano lang magkumuha lang naman kayong dalaw. Nasagwa eh. Kasi may kwento ng ano, sabi. Matalino raw yung ano. Bakit yung anak mo ganito ang talino? E, pambira naman tatay, matalino ang tatay nun eh. Hindi ko ba magmamanap? Ayun siya. Eh, yung pala mga bata, pag nung meron ako nabasa, at the age of 3, sponge na talaga mga utak niyan eh. Saka mga born genius daw mga bata eh. Born genius yung mga yan. Na talagang recorder yung mga yan eh. Kung ano yung nakikitla, ginagawa, naririnig nila, nararamdaman nila, recorded na yun. No? Imagine, kalit-lit, pag may sinabi ka, naiintindihan niya. Di ba? Ayun na basa ko kasi, scientifically proven, born genius lahat ang baby. Born genius. Nung nasukahan niya ako isang gabi dito, umikot siya sa table, kumuha ng tissue, tapos pagbalik, ginagano niya. Nakita niya sa mama niya kasi pinupunasan yung jacket pants. Siya rin umikot, kumuha. Kinuskus. Nagulat kami, kinuskus niya talaga. Totoo ba yan, Cyrus? Tapos sabi niya, malinis na po, itay. Sabi ko, madali nakakaan mga bata, kaya nakakatakot magano sa mga TV, basta-basta eh. So sabi nga nila, kung ang mga bata raw pala, born genius, what happened? At lumaki sa lang hindi niya genius. During development, no? Sino pang titignan mo? Di mga magulang. Paano pinalaki yung bata? Wala na ba yung matitignan eh. Yung tahanan mismo, di ba? Yeah, no, talagang yung Proverbs 22 verse 6 na mga sa pagpapalaki ng bata. Ang nakakalungkot naman ngayon, hook, mga malilit palang hook na sa ano sa online. Kasi yung kabalik na lang. Yun naman nakakalungkot ngayon. No? Marami ka naka... Saka nakatutok sila rin eh, unless, pagkakita mo, Wikipedia, Encyclopedia Britannica, mga binabasa sa online, kasi hindi naman, di ba? Games. Hindi naman makakabili na sarili ng pads yung mga yan. Bilabang parents niya sa mga school bus, ayaw nila yung school bus ng anak nila eh. Kasi from school bus, doon sa mga iba't ibang estudyante, doon nakakapulot ng mga, kaya mas may ginahatid nila, sinusundo nila. Sigurado sila lang muna. Yeah, kaya meron pang talagang chance para kay Cyrus Ness. O, di mo nakatingin siya. Yeah. Hindi yan mag-isip. Oo nga. Sa trend. Trend. Yan. So, bukod doon, workers show a quick temper when an employer or fellow worker fails to give basic consideration. Ito naman yung init na ulo sa trabaho. Yung tingin sa boss mo, demonyo talaga. Kapag nagbigay ng work order, demonyo talaga to. Samantalang yun, nakakalimutan mo ba na one way or the other, kaya ka sumasahod because of him or her. No? Yung madali mag-flare up ba sa opisina? Eh, ako nga, ang lagi ko nga example, minsan nga pagkagising mo palang busik ka na eh.
Kasi naisip mo, trabaho na naman. Makikita pa naman tong Judas na to or what? O Herodes na to or what? Di ba, look at that. Sino na kagad ang araw mo? Kumbaga, ano ba tawag dito? Kinondisyon mo na yung sarili mo sa bagay na yan. Kaya, pagdating mo, konting ano, spark lang, ay, away na. Kasi may, on the way ko pa lang, may ano na eh. Pag final ka naman, iyak-iyak ka naman. Di ba? Nihingi ka ng tawad. Kaya minsan, marinig ka na yung mga Arabo na itong walang utang. Ayan. Ano sinong amo mo? Oo nga. Diba? Oo nga naman. Magtrabaho tayo. Dahil hindi nila gusto. So, isa na yan. Isa yan. So, ang tanong nga, no, ang tanong, why do we get provoked? Bakit ba madali tayong mayamot or tayo ay nayayamot? Because sometimes we simmer and boil inside. Because we want what we want, when we want it, and nothing can convince us that we shouldn't have it. Sometimes our temper provides evidence of our own selfishness. Kasi, again, lagi ko naiisip, kasi tama eh, yung kinuwento ni Kuya Nelson. Kasi nga si Kuya Nelson, nasa administration side siya. Sabi ko, maganda pala yung ganito, hindi tayo puro employer, employee na nasa labas lang ng opisina or somewhere, kundi at least merong kapatiran na nasa loob mismo ng administration. Nakikita yung nangyayari sa loob. Ang sabi ko yung Nelson, kayo mo kung makahingi kayo eh, kala mo mga agad-agaran may bibigay sa inyo, hindi ba alam kung ano nangyayari sa loob? Pinag-uusapan pa yan, tinitignan ng budget, no? Depende sa forecast na abot ba ng kumpanya yung forecast, yung ine-aim na profit or what. Malay ninyo, alam ba ninyo kung nalulugi pala o hindi ang kumpanya? Right? Right? Di ba sana ko alam yung libro eh? No? Yung bang pag, every month, akin na ang libro ng kumpanya, titignan ko kung kumikita o hindi. Kasi hindi naman tayo ganun eh. Right? At alam nila yun, nila kayo nila dun sa loob. Kaya pag may mga kahit Pilipino, ibang lahi na reklamo, nasasagot nyo ng tama. No? Nararanasan nyo rin siya, pinararanasan ng iba. Hindi nagkaka-bonus, hindi nagkaka-increase. Kaso alam niya kasi, no, merong dahilan kung bakit nangyari ito. Yung nga ng problema, wala ka kasing alam. Ang alam mo lang, yung gusto mo. At yung gusto mo, ipipilit mo pag hindi binigay-busik ka na ngayon. Mantalang merong nangyayari behind the curtain, kumbaga. No? So, dapat ganun din tayo. Ako, okay lang. Nalaman ko kasi siya, sa kwento-kwento sa opisina. Minsan, nakausap ko yung parang all around namin doon or one. Nung pag-usapan namin, magkano yung rent ng opisina yearly? Magkano yung sahod namin lahat pag kinumpit mo? Magkano kuryente? Magkano tubig? Magkano yung mga kape? No? Lahat yun ang kwentahin. Sabi ko, buti may natitira pa sa opisina. Buti may sahod pa tayo. See, look at that. Ang nakikita mo lang kasi itong sahod ko, gusto ko lumaki pa siya. At gusto ko lumaki ulit. At gusto ko next year lalaki ulit. Hindi mo alam, no? Yung laki rin ng gastos mismo. Yun yung alam plane ticket, imagine. Alam ko, yearly talaga, kasama yan sa pinirmahan mo. Pero maaray din ang kumpanya, especially kung lugay, tapos lahat kayo magbabakasyon sa isang taon. Masakit yun. Sorry, kaso alam naman nila kasi kailangan kasi pinirmahan yun, nasa kontrata yun eh. Yearly or every 2 years. So, nung malaman ko yun sa sabi ko, actually, sa sarili ko lang, sa patawarin mo ako kung dumarit ng time, talagang naghahanap ako ng something. Isa siya tinatanggap ko na samantalang ito palang kalagayan ng kumpanya. No? Yung bang ang kumpanya, yung buong kumpanya struggling to survive, ikaw ang sarap ng buhay mo. Darating ka, magtatrabaho ko, sasakit ang ulo mo, magre-reklamo ka, uuwi ka, at end of the month, sasahod ka. Ang kumpanya, hindi. No? Yung big picture kasi nakikita nila. Hindi ako, wala ako sa administration side, mga kapatid, I'm like you. Pero yung sinabi ni Kuya Nelson na yun, to be honest with you, na-instill sa akin yun. Sa tuwing ako nagpupumilit, na gusto ko lang makuha yung gusto ko lang talagang makuha, iniisip ko yun, sabi ko, kailangan talaga meron tayong inside knowledge, inside idea, what's happening, dun sa kabuuan ng kumpanyang pagkatrabahuhan mo. Pag nalaman mo, hindi pa pala itong panahon for me na humingi ng dagdag or what. No? Of course, yung usapan natin, yung mga fair na kumpanya, ha? May mga kumpanya naman kasi talagang namamayagpag naman, kumikita naman, pero yun ang mga mararamot. Pero hindi lahat ganun. Hindi lahat ganun. Okay? Sinabi ko lang yung kinuwento ko, nang sa ganun, pag tayo nayayamot na sa mga pinagtatrabuhan natin, una, isipin natin, mula sa Diyos yung trabaho mo. Pangalawa, you have the choice to resign.
Okay, you have the choice to resign. Kaso, ikaw lang ang pumiling manatili eh. Pwede mo mag-resign, di ba? Kung visit ka na talaga, at wala ka nang ginawa kundi murahin yung amo mo, murahin yung kumpanya, mag-resign ka na, umalis ka. Tapos ang problema mo. Kaso na alam mo naman, hindi rin yun ang sagot eh. So, stop. Okay, stop. Yung mga ganyan klase ng mga reklamo, ang sabi nga ng Panginoon, reklamo, nakatulong na yung reklamo mo sa kalagayan mo. Kasi minsan yung frustration natin, yung kawalan natin ng contentment, ang mukha niya reklamo eh. No? Yun ang sinasabi kasi dito eh. Na-express mo yan, yung kawalan mo ng contentment, yung kawalan mo ng talagang ng love sa trabaho o sa mga kapwa mo empleyado or employer, no? Nakikita siya through yung pagiging mareklamo mo sa trabaho. Naisip ko nga rin sa Bethel eh. Kasi nga, minsan pagka na natin, nawawalan ng trabaho. Nawawalan ng pasyente. Samantalang ang pinapanalangin ng marami eh. Parang nga. Eh, minsan hindi natin yung kapag yung sinabi yung selfie. Yeah. Ikwento ko rin kasi napag-usapan namin yung prayer meeting. Minsan kasi yun, nagkakapagkwento kami pag prayer meeting. Nung nasa kabilang kumpanya ako noon, ganyan din kasi toxic din eh. Advertising, napaka-toxic talaga. Ang pag may ginawa kami, lagong bago. Hindi, wala kayo re-recycle eh. Dapat lagong bagong idea. To make the story short, kapag walang trabaho, tuntuha kami, yes! Diba? Walang job order, yes. Ngayon, isang linggo na walang trabaho. Dalawang linggo, walang trabaho. Isang buwan, walang trabaho. Tapos sumasahod kami. Ayos ha. Hanggang sa maramdaman namin, teka muna, wala tayong ginagawa for a few months. Saan ka nabuha yung sahod natin? Pondo na mula sa London. Doon na kami nag-alala. At yung pag-aalala namin, nangyari na nga siya, nagtanggal ng maraming tao. 90-95% kasama ako natanggal. Sino ba that? See? Kaya magpasalamat. Amen. Ang trabaho. Amen. Basta nakapagod yung walang ginagawa, eh, nakakaano. Tagal mo, ha? Tagal ako. Nakakabagot. Nakakabagot yun, actually. Kaya yung lang, parang hindi ka fulfilled, eh, yung araw ng tanggal. Wala kang ginawa. Mo sa gusto mo pa yun, sasahod ka after the end of the month, wala kang ginawa. Para ano lang, you know, para kung nag-aksaya ng pera yung kumpanya at tontuwa ka naman dahil inaksayahan ka ng pera. Masakit na magre-reklamo ka. Tapos ang lakas mo naman umilo ng kape sa opisina, anti, magre-reklamo ka pa, walang cream. Di ba? Ang dami pa hinihingi, wala kang libreng soft drinks dito. Wala kang ginagawa eh. Sumasahod ka lang eh. At yan, ako naman. O naka-aircon ka pa. Eh kung may internet pa, pwede mag-internet. Naka-internet ka pa ngayon. O naka-Facebook ka pa ngayon. No? Yung mga sinasabi ko kaya ako in-elaborate. Kasi I know, one way or the other, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Just remember. Remember. Especially so, nasa layuhang dati. Amen. Sa ako kasi naisip ko, kung compressor tayo, yung kasi mga amo natin, pressure din yan. Kasi ikakwento ko lang ulit, medyo humaba tayo sa part nito. Merong kapatiran kasi ganun eh, kinukwento niya, toxic din yung trabaho nila. Yung boss niyang Pilipino, sabi niya, napaka-suwain, napaka-evil nitong taong to, naturin yung kapwa Pilipino, ganito, ugali nito, or what. Kumbaga, iba-iba na iniisip niya sa utak niya, sinasakal na niya, or what. Ganun niya sa kagalit. Nang feeling niya, silang mga nasa labas, sabihin nga natin, pinipressure, grabe kong pressure rin. Nang feeling nila, pinapasa sa kanila lang ng trabaho. Yung minsan, sabi ng kapatid, nakita niya raw yung supervisor na nalang sa kusina, umiiyak. Ngayon, ba't umiiyak naman ito isang to? Ngayon, nakita. Yung pala, yung tao, pressure din naman ng boss niya. There's always a bigger fish ang point. Yung boss mo, may boss din siya. Okay? Meron kasi nila ito, fair share din kasi yan eh. Fair share. Kung pinipressure ka niya, siya ka ni-pressure din. At yung nami-pressure sa kanya, pressure din yun. Lahat kayo pressured, actually. Hindi mo na nakikita. Di ba? Lahat pressured. Okay. Sorry, love is not provoked. Ituloy natin. There is, however, another side to the picture. While love is not easily provoked for selfish reasons, dapat hindi ka agad tayo nayayamot. Normal lamang nayayamot ka. Si Paul nga eh, nung merong yung batang inaalihan ng espiritu ng fortune telling, di ba? Nayamot sila eh. After a few days, pinalayas nila yung masamang espiritu eh. So hindi naman sinasabing ano, masamang mayamot. Siyempre naman, meron tayong tinatawag ng boiling point. Okay? Hindi nga lang dapat easily provoked. Hindi tayo madaling mayamot.
Yun ang pinag-usapan natin. While love is not easily provoked for selfish reasons, there is a time to be emotionally upset and agitated. At yun nga, yung binanggit ko kanina sa Acts 17:16, Paul waited for them at Athens. His spirit was provoked within him. When he saw, ito naman yung city was given over to idols. Diyan din yung pagkakataon yung bata nga, kinukulit-kulit sila ng bata. Nung makita niya yung city, puro idolo, puro idols, puro Diyos-Diyosan, talagang naprovoke si Paul. Nayamot siya, nayamot siya. In this instant, Paul's provocation, yung pagkayamot niya, was warranted. Pero it was loving. Bunga ng pagmamahal kung bakit siya nayamot. Okay? Yan ang point. As he waited, he did a slow burn. The more he saw, wala pala. The more he saw and thought about the idolatry of the city, the more concerned and upset he became in behalf of those who were being hurt and misled by false religion. Nayamot siya kasi alam niya maraming mapapahamak because of that. So again, di natin sinasabing ang Kristiyano hindi na nayayamot. Yes, of course. Napoprovoke din tayo especially kapag ganyan na ang nangyayari. Nabawa sa simbahan, nakita mo, totongis na nga eh. Hindi ko ba naman mayayamot doon? No? Ang tagi nito mga kapatid na nag-meeting ng tayo. Paglabas ito, nagtotongis na pala. Ay, no? Po lahat. Oh. Kala mo naman, mga nananalangin, pagkita mong gano'n, may mga barahang hawak. Diba? Oh, tahimik ako. Ano nangyari doon? Tapos may fortune telling na doon. Kasi diba, may kapatid ng ganyan eh. Diba? Magugulat ka eh. Nagpo-fortune telling using anong baraha. Saan makakita ng Kristiyanong ganun? And yet, meron. No? Ano pa? Jesus also was deeply provoked. O si Jesus Christ. When he turned over the tables of the temple money changers. Kasi puro pagnanako yung ginagawa ng alam na natin yung kwento. He loved enough to be angered by the commercialism disrupting the court of the Gentiles in his father's house of prayer. He cared for those who had lost a quiet place to pray. Yung ano mo, ano? Habang nagpe-pray sila, kasi temple court yun eh, oh, Panginoon, marami sila, ah, bakit kaya ba yan? Marami mo maririnig sa labas. Naging talipa pa kasi yung labas eh. Diba? Naging talipa pa. Oh yeah, kaya po talaga. Kaya po talaga. No? Doon sa Cebu, maya-maya, pagsisimba ka doon, maya-maya, may sobo kasi may kling-kling ng ice cream or ice doon. Kasi siyempre, lahat naman siguro ng church sa Pilipinas, maraming ang titindan dyan eh. Kasi maraming tao eh. Oo. Yan talaga eh. No, pampalaglag. Yung mga ganun din eh, no? Pampalaglag, kung pampakapit. Hindi maintindihan talaga eh. Maintindihan. Pero kagad eh. Pampabuntis. Mga panggayuma. Panggayuma. May matahari or what. Bagimat. Kaya habang nagpe-pray ka talaga, iisip mo na kayo kasi dun sa labas or what. Di ba? Oh, so si Jesus Christ, nakita natin, yes, nayamot siya. No? Pero katulad ni Paul, out of love. No? Kasi meron siyang concern dun sa mga mas nakararami. Oh. Jesus was not expressing the kind of sensitivity and irritability that signals a lack of love. When circumstances provoked him, he thoughtfully and lovingly took action against the practices hurting the people he loved. Paul's experience in Athens and Jesus' actions in the temple remind us that there is a time to be angry. But this anger must be expressed in love and without sin. Ano yung sinasabi sa Ephesians 4:26? Be angry, but do not sin. Don't let, ano raw? Yan. Huwag mo hayaang lubungan ng araw yan. Or do not let the devil, ano, magkaroon siya ng foothold. Puwang. Yan. Kasi, pag punong, alam kasi ito, kung punong-punong ka ng galit eh. Halimbawa, kasi bago tayo pinanganak, nandyan na siya eh. Kung sino man yung demonyong nakabantay sa'yo, yung tinatawag na familiar spirit na nakabantay, alam na na yung ugali mo. Ah, ito, kapag ganito, pag nilipat yung channel, galit to. Alam na nila yon. Alam nila yon kasi bantay nila eh. Mga ancient of days yung mga yan. Matanda pa sila. Amen. Matanda pa kay iba't kay Adan yung mga yan. Una silang nilikha kaysa kay iba't kay Adan. So, sino ka ba naman na pinanganak ka ng 1971, no? Thousands of years na sila nag-exist. Sabihin, kung bantay din ang pag-uusapan, nabantayan nila mula pagkasilang natin hanggang sa tayo mamatay. Nabantayan nila yan. So, yung ugali natin, alam nila. Yung pag namumula tenga mo, alam na, ako napapanti ang tenga. Ipoprobo ka siyempre lalo. Lalo niyang gagamitin yung mga tao para lalo kang mag-visit or what. Alam mo nila eh, kabisado ka nila eh. No?
No, pati yung mga pinupuntahan mo everyday, ginagawa mo pag naliligo ka, ano ba unang mong binabasa, buhok pa or what? Kabisado nila 'yan. No? So especially yung galit natin, they know ano yung pwedeng mag-provoke sa atin at wala naman silang ginawa kundi gumamit na maraming tao to provoke us to anger. Doon sila magkakaroon ng foothold. Si Paul at si Jesus, nagalit sila eh. Pero they don't use foul na words, di ba? Oo nga. Though yung expression nila, talagang galit. Eh, may yung tinatawag na yung holy anger. Ayan, holy anger. Ang tawag doon. Huwag naman natin yan dito. No, ba't mo naman siligawan sa Elsa? No, namumula talaga yung naka. Banal na pagkagalit yung kapatid. Diba, hindi na nakakalit sa akin. Alam natin eh. Ayan. O diba? Parang hindi ba sa holy war? O diba, may holy war pa. Yung mga Muslim. Okay, so yung una. Okay, ito yung mahabang part kasi dalawang page. Yung mga susunod, tigisang page na lang. So, una raw, real love is not provoke. O hindi mayayamutin, hindi madaling mayamot. Next, of course, real love thinks no evil. Hindi nag-iisip ng masama ang tunay na pagmamahal. The Greek word translated thinks no evil is an accounting term. It means to count up, to take account of, as in a ledger or notebook. Okay? The evils referred to are the wrongs or hurts received at the hand of others. So, ano, meron na nakakuha niyo, diba, kung sabihin dito ng things no evil sa unang part? Ano yung gusto niya sabihin? Yung pakahulugan niya, bakit sinabing things no evil? Ano yung laman niya? Pag sinabing things no evil, ano yung ginagawa mo kasi? Mag-iisip ng masama. Ano pa? Gumagawa ka ng masama. Ano pa? Nag-iipon ka ng sama ng loob. Hindi mo kinakalimutan yung ginawa sa iyo nung araw samantalang nag-ayos na kayo. Yung kapag kayo nag-away na naman, ayan na naman, laman pa rin ng usapan ninyo, ng sigawan ninyo, yung nangyari noong pa, nung panahon ni Kupong-Kupong. Eh, ikaw nga eh. Diba? Diba tayo? Kasi lahat tayo, mga bata talaga sa panahon ng Panginoon eh. Pag nag-away, eh, hukayan talaga ng mga binaon na salimot supposedly eh. Pero yung pala nakaledya. No? Yan yung sinasabi na ano, yung may lamat na. Yan. Pag-coating, talaga nasag. Kumbaga, hindi talaga nagkaroon ng ano? Restoration. Yung pala, medyo pinatsian na ng konti, pero nandun lang siya sa likod. Yung scar. Ayan. Kasi sabi nga, walang imposible sa Lord, di ba? Kaya ako, actually, hindi ako naniniwala doon. Pero, tayong mga tao, sa kahinaan ng ating mga laman, yes, we admit, ganun tayong lahat. No? Yun daw pala yung tinatawag na things no evil. Kasi pag nandiyan yung nakalit, ang hirap ano, naiipon siyempre, lalo kang galit. Kung isa lang sana siya, medyo galit ka lang. Eh kung iniipon mo, limang pace na to ha, busit ka na talaga, galit na galit ka na, di ba? Kasi iniipon mo siya eh. Kaya minsan mahirap yun, sige na, para matapos na, sige na, kalimutan na natin yan. Ah, walang natapos doon sa mga ganyan, wala yan. Oo. Hindi nagkain. Wala yung ganun. No, o sige, para matigil na, sige, kainin mo na yung pagkain ko. Wala nangyari doon. Tapos susunod, hindi lang mo maluto. O, diba? A love that thinks no evil won't keep records of unkindness with the intent of getting even. Real love will not hold bitter grudges or allow long-standing resentments against others. Kumbaga, past is past. Parang ang Diyos, diba sabi ni David? Kung ang Diyos daw, nagkikip ng record ng kasalanan ginagawa natin, wala na tayong karapatan talaga as in, humarap sa Kanya. Eh, each and every day, nagkakasala tayo, eh, isipin natin yan. Minsan kung nagtatrabaho ka, nagkakasala ka eh. Sa isang maghapon, ilang beses nagkakasala. Eh, kung nagkikip ng record ng Diyos, wala nga namang isa sa atin makakatayo sa Kanyang harapan. Wala. Pero sabi ni David, maraming salamat Lord, hindi ka nagkikip ng records of my wrongdoings. As far as the east is from the west, kapag nagpatawad siya, wala na yan anak, no? Wala na siya. When we keep track of wrongs with the intent of making others pay, we ourselves may end up paying more than we can afford. Keeping score with an opponent is great for sports, but it doesn't belong in the work of love. Real love doesn't keep a record of wrongs.
Because it finds its security in the presence and provision of God. God is what? God is love, di ba? Sa kasabi ni David, kung God is love, hindi siya natikip ng record of the wrongs na ginagawa natin. So, sabi nga doon, kung gusto raw nating maging katulad ng Ama natin na sa langit, ano raw dapat natin gawin? Magpatawad. Kasi hindi ba may sabi, Lord, gusto po namin maging perfect katulad ng Ama. Okay, fine. Magandang adhikain niya. Kung gusto niya maging perfect, like the Father in heaven, then forgive. No? Yun lang ang sinabi ng Lord dun eh. Forgive. No, magpatawad kayo kung paano kayo pinatawad din naman ng Ama na sa langit. Kasi sabi ng Lord dun, kasi imagine, simple analogy, kung yung taong nakikita ninyo, hindi niya mapatawad, no? O hindi niyo kayang mahalin, paano pa kayo yung Diyos na hindi niyo na nakikita? Di ba madali na yung analogy ng Lord, napaka-step forward? So, ganun din sa atin. Ganun din sa atin. At sinabi mo, kung ano yung ginagawa mo sa iyo, kapatid, ginagawa mo. Yan, yung pang-isa. Yan yung prinsipyo ng Lord, ano? Tapos ano pa sabi niya, kung mamahalin niyo yung mga taong nagmamahal sa inyo, ano pang reward ang hinihintay ninyo? Nakuha niyo na yung reward. Ang mahalin niyo yung mga hindi nagmamahal sa inyo. Ang bigyan niyo yung mga walang ibinigay sa inyo. Tingnan yung prinsipyo ng Lord. Ano? Kakaiba, no? Totally not human talaga eh. God eh. Do not curse them. Oh, sis? Do not curse but bless. Diba? Mahirap gawin pero doable. Difficult, yes. But doable. Kasi inuutos ng Panginoon. We don't need to keep a record of wrongs when we know that God Himself is in control of the outcome. Oo nga naman. He is looking after our needs. Kasi di ba ang hilig natin manisi? Na kapag merong nangyari sa atin, ito kasi, no, ito, Elsa na to, or what? Tapos lahat na nangyari after nung ginawang kapalpakan ni Elsa, puro Elsa na ngayon na may problema. No? Samantala nakakalimutan natin, ano man ang mangyari, ang yung kalooban naman ng Diyos sa masusunod eh. Hindi naman yung kung ano mang ginawa ng kapwa natin sa atin eh. Kunyari, may mga Pilipinong merong crab mentality. Ano magagawa nila kung Diyos mismo magsabi? Hindi. You will be promoted as the owner of the company. O ano magagawa ng mga may crab mentality ng mga Pilipino kung Diyos ang may gusto? Para sa politika, di ba kahit 100 times kang tumakbo sa pagka-presidente, pero kung kalooban ng Diyos, hindi ka mananalo. Right? Okay, who can be against us? Under isa na natawag na sovereignty of God. God is sovereign. Ano yung napag-aralan natin last Friday kay Daniel? Siya ang nag-change ng season. Siya nag-uupo at nagtatanggal ng mga kings, ng mga empires. At hanggang ngayon, applicable yun, mga kapatid. At maging sa mga personal lives natin. Kaya nga sabi ng Lord, why fear when you can pray? Hindi ka mahuhuli ng ISIS kung hindi loloobin ng Panginoon, mahuhuli ka ng ISIS. Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. So, meron ba kayong gustong idagdag or question dito sa real love thinks no evil or real love, hindi siya nakikip ng record ng mga wrongs na nagawa sa atin, ng kapwa natin. Kung ano po yan, kung ikaw yung naturing ng Kristiyano tapos nag-iipon ka ng galit or mali ng kapwa mo, naniniwala ko, walang yung joy of salvation. Hindi mo masyado pangaramdaman yun. Kasi hindi mo pwedeng paghaloin yun eh, sa puso mo eh. Sabihin mo, nararamdaman mo yung joy of salvation, but at the same time, nag-iipon ka na. Yeah. No, man. Tsaka yun. Yung maturity. Maturity. Kasi yun kapag gano'n, di ba? Oo, nga. Meron tayong kapatid na gano'n. Di ba? May kilala tayo. Kapag nagtasa ng boses, parang nagkakagulatan mo. Oo, nga. Sa ganyang sitwasyon na lagi naisip yung Christmas song eh. Why count the sheep when you can count the blessing? Kasi di ba meron kasabihan, kung hindi ka makatulog, isipin mo may mga tupang tumatalon, bilangin mo, matulog ka na. Pero why count the sheep? Count the blessing. Hanggang sa matulog ka, hindi ka pa natatapos sa pagbibilang ng blessing ng Diyos sa'yo. Yun yung, na-realize ko yung meaning ng kanta na yun eh. No? Malit pa ako na, na-realize ko, kung ano man, no, why sheep? Magiging grateful ka pa sa Panginoon. Amen, yung pang-isa. At yung spirito ng Christmas, ng pagkapanganak ni Jesus Christ, lalo mong ma-appreciate. O nga naman. No? Gumising ka na at natulog ulit, hindi pa ubos yung blessings na binibilang mo. And that's true. Eh, paano kung binibilang lang yung material blessings? Ay, yung muskila, mauubos yan. No? Halimbawa, LCD. LCD. Cellphone. Wala na. Dalawa lang LCD pwede ilagay sa bahay mo eh.
Oo nga naman, di ba? Mukha na hats, quintas, sing-sing. Mauubos din yun. Di ba? Kasi kahit isang kaban pa yun, mauubos pa rin yun. Oo nga naman. Sandali lang yun, bibila. Ayun, man. Sandali lang. Di ba? Katulad yung naipos mo yata yung karang araw sa ano. Yung nagbibigay ng blessing. Tingnan of course. Hindi yung blessing. Yan. Mag-focus sa giver, hindi dun sa gifts. Hindi dun sa blessing, sa mga sa blesser. Di ba? Dun dapat mag-focus. Kasi yung blessing, mawawala yun eh. Especially mga material blessings. Kasi temporarily lang naman yung pinapagamit ng Lord. Yung sinabing, ito anak, ang blessing, ang LCD. At forever and ever mong gagamit yan. Siyempre naman, hindi. Hindi siyempre, masisira at masisira yun. Di ba? Hindi naman eh. Di ba? Hindi pa rin talaga, hindi. Binigyan kanya ng bahay at dupa. Hindi naman yun forever yun. Of course, temporary talaga yun. Basta material blessings, maraming salamat sa Lord. But those are just really temporary. No? They are temporary. Mauna ka pa nga kaysa doon sa bilingin sa iyo ng Lord. So, ibig sabihin, hindi mo na rin na-enjoy. Sabi sa buong macho, huwag kayong mag-focus doon. Focus sa kayamanan. Of course. No, huwag nyo ilagay yung puso, di ba? Sa kayamanan sa lupa, kundi sa langit. At panghuli, real love does not rejoice in iniquity. O hindi siya nagre-rejoice sa kasamaan. O ano, sinampal mo na ba yan? Yung bruhan na yan? Oo naman, yan, ganyan. Yan, yung mga tinatawag na does not rejoice in iniquity. Sabi din sa Tagalog, hindi nagagalak sa kalikuan. Ayan, di ba? Ginulangan kanya, gunangan mo rin. O ano, ginulangan mo? Oo naman, yan, yan, o di ba? Gunangan lang naman yan eh. Lahat tayo nang galing doon. Ayan, lahat tayo nang galing doon, pero pang dumadaan doon hanggang ngayon. No, sadly, kasi we are still in the flesh. Okay? So, ano sinabi ni Paul? Paul says in summary, love does not find delight in anything God says is wrong. Tapos ikaw, tuntua ka doon, ang Diyos hindi. No? Neither does love take secret satisfaction in the moral failures of others. No? Kasi bakla yan eh, bakla. Hindi rin ganun ang love. No, hindi ganun. Okay? Kawawa na nga isa eh, nasa matinding pagkakasala siya eh. Tapos kung... Diba, tukso-tukso mo naman, ganun-ganun na lang. Diba, nung especially nung malilit pa tayo, ganun sa school. Diba, sa school, ganyan eh. Pag may mayroong gaganyan-ganyan, parang man ball pen or what, lapis or... Tapos, diba, bullied eh. Diba, binubully ang mga gays sa school. No? Ngayon, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kawawa naman yung isa. Manghirap labasan nung putik na nalalagyan niya. Tapos, kung sipasipain mo pa siya pabalik, ganun na lang. Diba, kawawa. Love does not pass along a juicy morsel of someone else's failure simply because it tastes good. Ang sarap pag-chismisan. Wala bang issue? O bakit ka napatawag, sister? Wala bang issue? Yung bang gusto-gusto mo, issue talaga eh. Kapag pinag-usapan, halimbawa, di ba sa balita, babae, bumait. Di ba walang dating eh. Di ba? Hindi bibenta eh. Pero batang malaanghel, naging dominita, ayan na, talagang big news na yan. Lahat, susubaybayan na yan. No? Totoo hindi. See? Yan ang gustong-gusto ng tao. Yan ang gustong-gusto. Yan ang, di ba? Love doesn't gossip to appear knowledgeable or to feel better about itself by publishing news of someone else's name. Ang Lord nga, dala niya, good news eh. Kasi ikaw, wala kang ginawa, kundi ikwento mo, puro bad news lahat. Diba? Ay, alam mo ba, bakta si Kuan, macho-macho, bakla. Diba, yun na lang lahat, puro chismis, kasiraan ng kapwa. Hindi ah, hindi to chismis. Baka kasi hindi mo nang alam, you know, information. I'm just sharing information, what's happening around the world. Diba? Naging ano kang ngayon, just reporter ng buong ospital. No? Pag kailangan ng issue, ng knowledge about these things, ikaw ang nakakaalam. Real love does care, okay? Real love does care about the long-term damages of sin. However, when love compels us to expose sin, it must only be for the good of others. Any other reason cannot claim motivation by love. Yung bang in-expose mo yung tao, okay, tapos ang point mo lang dun, basta ma-expose lang siya, mapahiya siya, durugin siya, and that's it. Walang love. Dapat pag in-expose mo yung isang tao, oy brother, kala mo nakalusot sa amin yung mga ginagawa mo. Ito ang hindi pinagagawa mo, brother. Hindi mo siya iiwang ganun. Tutulungan mo siya ngayon para bumangon ulit.
may pagbangon. Yun ang susunod na step. Ang unang step, expose. Expose the person. Para ma-realize niyang nakikita ng lahat. Hindi niya maililimi yung ginagawa niya. Then, help the person. Ang muli bumangon. Yung iba kasi, di ba, wala na. Talagang kasi, sinipa-sipa na talaga siya. Parang yung kwento sa Corinthians, di ba yung second na, iba na yung sinasabi ni Paul. Kasi parang nagumuli. Hindi siya tinanggap kumbaga. Yung kapatirang, yung kapatirang sobrang makasalanan sa 1 Corinthians, in-ICU nga nila, di ba? Huwag mo nang padaluhin yan. Okay, hanggang sa, pero hindi na nabi ni Paul na itiwalag. Walang tiwalag. Inaalagaan din yun siyempre. Pero huwag mo nang, hindi mo na pinadalo. Ngayon, nung bumalik yung kapatid sa 2 Corinthians, nagbago na talaga siya genuinely. Di ba? Yung mga kapatid naman ng mga galing na napaka-self-righteous, ayaw naman tanggapin. Sino sila naman ang pinagalitan ni Paul? Bakit sino ba kayo? Di ba? Sa atin ganun din mga kapatid, yun ang tunay na, ano ba tawag dito? Disciplinary action. Disiplina lang siya. Ipararamdam mo sa tao ano ang kapalit ng ginawa mo, but hindi ka namin iiwan sa lusa, kapatid. Tutulungan ka rin namin tumayo ulit. At darating ang time, isasama ulit siyempre sa kalagitnaan. Kasi ganun si Jesus Christ sa atin everyday. Di ba? Bumabagsak tayo sa lusa everyday din tayo itinatayo ng Lord. Kaya, lagi may hope. No? Lagi mayroong pag-asa. Real love knows that the evil planted in thoughtless moments of pleasure will harvest a profound consciousness of regret. Of course, alam natin yan. Love knows that sins planted as seeds of foolishness, will one day produce the bitter fruit of separation, isolation, and loneliness. Kaya nga hindi mo siya iiwan eh. Nagkasala na nga isa, iiwan mo pa. Hindi mo na pinadalo, yung pala hindi na rin siya pwedeng bumalik. Kawawa yung isa. As in, parang mga siya sinaraduhan ng pintuan ng langit. No? Ang tunay na nasimbahan ng Diyos, kahit naging murderer pa siya, no? At talaga nagbago naman, the person is welcome pa rin sa pamilya ng Diyos. Meron bang hindi naging welcome kay Jesus Christ nung siya yung nagkatawang tao? Di ba? Mga murderers yan, magnanakaw. Prostitutes. Sabi nga, lumapit sa Diyos na na-reject. Of course. Ang ganda ng karakter ng Lord, ano, pagdating sa bagay na yan. Tayo kasi, yun nga eh, may lamat na, brother. Hindi ka na makakabalik ever. Pero sa Lord, hindi eh. Meron hope eh. May pag-asa pa rin, no? Pero kuya, maipahan lang natin bilang tao. Si Lord, alam niya na talagang genuine ang pagbabago. Kasi nababasa niya yung heart. Sa ating tao, kumbaga nagkasala, na kunyari, medyo critical ang ano. Parang napakahirap pa natin ibalik ulit. Napakahirap, especially kung gagamitin natin emosyon. Pero kung gagamitin natin guide yung Bible, yung ginawa ni Paul itself, you know, we will realize who are we to judge. Kasi judging na yung kapag ganun. No? Kaya ngayon, yung wisdom, yung discernment. Kasi God is a God of many chances. Ganun din tayo. Saka I believe, katulad ni Paul, God will give us the wisdom. Yung tinatawag na, yung nalalaman mo yung something na hindi basta nalalaman. Discernment. Ang tawag doon. Kung noong araw, meron tinatawag na spirit of prophecy, ngayon po, discernment ang tawag doon. You can discern something. Nalalaman mo siya ahead. Hindi pagiging, hindi fortune telling niya, mga kapatid. Hindi foreseeing ang tawag doon. Hindi pagiging prophet. Discernment. Yun ang meron tayong lahat. Wala na tayong prophet na as in nakikita yung mangyayari bukas, but we have discernment, all of us, from the Holy Spirit. At panghuli, real love cannot rejoice in sin because it cares not only about today, but also about tomorrow. Love can treat evil as an option without consequences. Of course, we know na mayroong consequence ang bawat kasalanan, and alam din naman natin may consequence yung paghingi ng tawad sa bawat kasalanan. At yung tinatawag siyempre, restoration sa paanan ng ating Panginoon. Okay, meron ba kayong gustong idagdag or question sa mga bagay na ito na ating... Dito lang sa last one. Okay. Naalala ko dito yung babaeng yung estudyante na ginahasa at pinatay, yung anak ng pastor. Di ba? Nakita naman natin kung paano even though mahirap, pero tinanggap niya yung pangyayari niya. At the same time, pinatawad niya yung... Yung makikita mo na imposible siya bilang magawa mo, bilang tao, pero sa tulong ng Panginoon talaga, magagawa mo. Talagang nandun mo sana yung pananampalataya. Kasi ganun din naman ginawa ni Jesus, di ba, nasa Cross ng Calvary. Sinabi niya na mapatawarin mo po siya.
nilalaman ko ng ginagawa. Ayun eh. Pero yung ultimate example na, good example na natin Panginoon. Hindi basta sasabihin dyan o ituturo ng Lord, kung hindi niya siya mismo ginawa. Kaya makikita rin natin dun yung sinasabi natin sa pag-aaral yung hindi nangyayari ng isang bagay kung hindi niloob ng Panginoon. Kasi yung definite purpose. Diba? Definitely, gagamitin din. Malabang naiintindihan nyo yung mag-asawa. They know that. No? Hindi mangyayari ito kung in the first place yung niloob ng Diyos. Ganun, gano'n man kasakit, kaso nangyayari siya, niloob ng Diyos kasi. We must search why. Yun na lang sa atin ngayon. Bakit niya hinayaan mangyayari? Natin nga, pwedeng gamitin ng Panginoon yung sitwasyon na yun para yung tao na yun na gumawa nun, magbago. Kaya, real love cannot rejoice in sin because it cares not only about today but also about tomorrow. Yung big picture, kumbaga. For the greater good of all, diba? Hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod na mga araw.